So matapos nga itong sila Melo Ball ay ma-injury at ma-diagnose nga ng fractured right wrist. Report nga nito ni Woj at ni Shams Aranya na baari daw na itong sila Melo Ball ay out for the rest of the season dahil sa injury na yun. Pero matapos nga ang successful surgery nito ni Melo Ball, nabigyan pa nga siya ng window of opportunity para makabalik nga sa NBA at tapusin ang kanyang Rookie of the Year campaign. Dahil nga sa report nito ni Shams Aranya, sabi niya, Hornets rookie LaMelo Ball underwent surgery on his fractured right wrist and will be re-evaluated in approximately 4 weeks, leaving possibility for return this season. So yan nga sinabi nito ni Shams Aranya sa kanyang tweet na after 4 weeks daw, titingnan ang kalagayan nito ni LaMelo Ball at titingnan din kung maaari na ba siyang makabalik or hindi pa nga. So yun nga yung opportunity ni LaMelo Ball para tapusin pa ang kanyang Rookie of the Year at sakaling manalo pa siya. Dahil kung sakali after 4 weeks ay makabalik na siya, meron pa siyang 5 weeks para isolidify nga ang kanyang Rookie of the Year campaign dahil sa pagbalik niya after 4 weeks ay April 24. So saktong 4 weeks yun. At sa May 16 pa nga kasi ang huling laban sa NBA bago mag-playoffs. So eksaktong 5 weeks ang tsansa na may bibigay dito kay LaMelo Ball, yun ay kung makabalik siya exactly after 4 weeks. Pero hindi pa nga natin yan sigurado dahil i-re-evaluate pa lang itong si LaMelo after 4 weeks. So kung okay siya, ready to go, healthy ang kanyang right wrist, sige makakapaglaro siya. Pero kung hindi, nako, baka maulan na nga siya ng opportunity para tapusin ang kanyang Rookie of the Year campaign. At alam nyo ba, itong si LaMelo Ball ay number 2 nga sa points per game sa mga rookie ngayong taon. Siya nga ay nag-average ng 15.9 points per game. Diba? Napakataas din. Tapos alam nyo, number 1 naman siya sa assists per game. Siya ang nangunguna sa lahat ng rookie. At sa total rebounds sa buong rookie class ay nangunguna nga siya. Siya nga ay may total rebounds na 240. Mas marami pa sa mga center dito sa rookie class na ito. Diba? Napaka-elite nga at napaka-versatile na player nito ni LaMelo Ball para sa Charlotte Hornets. At sa tingin ko naman na kung sakaling si LaMelo Ball ay makabalik pa nga ngayong season na ito at may pagpatuloy niya pa ang kanyang campaign sa kanyang Rookie of the Year award, malaki pa rin ang chance niya na manalo ng award na ito dahil nga sa record din ng kanyang team dahil sila ngayon ay nasa playoff race or nagko-contend nga sila para makapasok sa playoffs. Eh yung kalaban niya na si Anthony Edwards, yung talagang kalaban niya sa award na ito ay kulelat niya sa Western Conference at sa buong NBA. So kung sakali makabalik si LaMelo, kung sakali lang na mapagpatuloy niya pa itong taon na ito, sa tingin ko naman kayang-kaya pang maipanalo nito ni LaMelo Ball. Pero kung hindi, nako, madedelikado na nga ito sa kanyang mga kalaban na rookie na si Anthony Edwards at pati na rin ito si James Wiseman. So yun nga ang good news para kay LaMelo Ball, mare-re-evaluate nga siya at pwede pa siyang bumalik after 4 weeks. So yun nga lamang para sa update natin about dito sa injury ni LaMelo Ball. If you guys like the video, make sure to like the video, and if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!